at ibalot mo lamang ito sa papel at agad siyang tatawag sa inyo. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw. Panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na ng video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And shoutout ko muna. Hi po kay Dato Norkhan Samad from East Jensan or General Santo City. Hello po sa inyo sir and salamat po talaga sa inyong pag-entertain sa akin and pag-asikaso na sobrang napaka-special po na pag-asikaso nyo sa akin dyan. Salamat po talaga and mag-iingat po kayo. Hi sa lahat ng mga security sa mga sa East General Santos Brand. Sila po sa inyo and ingat po sa lahat and salamat sa magandang pag-asikaso sa lahat ng mga tao dyan sa SSS. And Burma, Vilma Derla from San Rafael, Bulacan. And Junaline Candol from Jeddah, Saudi Arabia. Hello po sa inyo. At kung kayo, kung gusto nyo rin magpa-shoutout, huwag mahiya na mag-comment sa baba and i-shoutout ko kayo sa next video. Ngayon, ito ang aking ituturo sa inyo upang kayo ay humiling at ibalot lamang ito sa papel at agad kayong tatawagan ng taong gusto kayong tawagan or gusto ninyong tumawag sa inyo. Ito ay pwedeng gawin sa kahit sino, sa inyong karelasyon, kamag-anak, mga kaibigan or di kaya taong nagkakautang sa inyo. Pwedeng-pwede po ninyo itong gawin at agad kayong tatawagan sa taong gusto ninyong gawan. Ang importante lamang ay good intention and ayun po, maganda po ang ating gustong mangyari. Yung hindi lamang na pinagtitripan lamang natin sila or gusto lang natin na tumawag sila sa atin. So, ayun po, kailangan natin dito ng ating gagamitin. Kailangan natin dito ng coin. So, kahit anong klaseng coin, pwedeng ibang currency sa ibang bansa na coin. Pwedeng-pwede po. Mas maganda din po na sa ibang bansa. Coin, kailangan din natin dito ng papel. At syempre, kailangan din natin dito ng panulat. So, ito lamang ang ating gagamitin. Kahit anong panulat naman ay pwede. Ang importante lamang ay makapagsulat ito sa ating papel. So, ngayon kapag ready na ang papel or ready na ang mga bagay na ating gagamitin sa paggawa ng ritual, ang isinood mong i-ready is ang inyong sarili po. Yun po ang lagi kong sinasabi sa inyo na kailangan kapag gagawa kayo ng isang ritual, dapat po ay handa kayo. And alam niyo sa inyong sarili na gustong gusto ninyo itong gawin upang mabilis ito mapapakinggan ng universe o mas mabilis ito maibigay sa atin. Kailangan taos puso ang paggawa nito. At kailangan na mag-isa kayong gumawa. Ngayon kapag ready ka na ay pwedeng-pwede mo na itong simulan. So ang gagawin mo lamang dito sa papel, isulat ninyo dito ang gusto ninyong mangyari. Halimbawa ay gusto kayong tatawagan ng tao at gusto kayong or gusto kayong bayaran or gusto itong magparamdam sa inyo or gusto ninyo na magkaroon ng malaking halaga ng pera. Kumbaga ito ay pangkalahatan na. So, pangkalahatan, hindi lang ito sa love spell, pati na rin ito sa pera. So, pwedeng-pwede po, isulat ninyo dito lahat. And huwag ninyong kalimutan na isulat din ninyo dito ang pangalan ninyo. At dito sa baba ay pirma. At kung gusto ninyo na tawagan kayo ng taong yun, huwag ninyong kalimutan din na isulat ninyo ang pangalan ng tao na gusto ninyong tawagan kayo. Ngayon, ang gagawin ninyo or gusto ninyong hingian ng halaga, pero importante na hingian ninyo sa inyong kamag-anak lamang or sa asawa ninyo, sa inyong mga anak, ganun lang. Huwag ninyong gagawin na hingian ninyo yung mga taong wala namang connection sa inyo. So dapat po ay maganda din ang ating intention kapag tayo ay nanghingi sa kanila. So dito isulat nyo po dito, pwedeng-pwede po ninyong gawin. And pagkatapos ninyo isulat dito lahat, ang gagawin po ninyo dito sa coin na ito, humiling kayo.
Pumiling kayo, kailangan na nagmula sa inyong puso, pero huwag ninyong kalimutan na kapag gagamit kayo ng isang coin, hugasan ninyo ito ng tubig na may lamang or may halong asin or di kaya suka para ito ay matanggal yung mga bad vibes nito. So ngayon, kapag na natapos nyo ng hugasan, dito po ay gagamitin nyo na at humiling kayo na nagmula sa inyong puso, taimtim, kung ano man yung mga gusto ninyong mangyari at ano yung sinulat ninyo sa papel, ganun din ang inyong hilingin. Kailangan na ramdamin ninyo or feel nyo po talaga yung mga gusto ninyong sabihin, and kailangan po talaga na good intention yung mga gusto ninyong sabihin or mga kahilingan ninyo. So, ayan po, pagkatapos mong humiling dito, ang gagawin mo, itong papel na iyong isnulatan, ilagay ninyo ang coin dito. Dito po sa bandang side na inyong sinulatan, at pagkatapos nun, inyo lamang itong ibalot ang coin and ilagay nyo lamang ito doon sa ilalim ng inyong unan o di kaya sa loob ng inyong punda. Hayaan ninyo ito hanggat sa maramdaman ninyo na gumana na ito. Dahil dito naman ay sobrang napakabilis na gumana ang inyong ginawa. And ayun po, think positive po talaga na gagawin ninyo ito na walang pag-anlilangan. So, ayun, kung natapos na or nailagay nyo na ito doon sa ilalim ng inyong unan, maghintay lamang kayo ng 7 araw saka ninyo ito kunin. At yung coin, kung maaari, kung malapit kayo sa dagat or malapit kayo sa ilog, pwede ninyo itong itapon doon ang coin. Pero kung wala, ay ibaon nyo na lamang ang coin. So, gumamit na lamang kayo ng coin kahit mga 1 piso, ganun lamang para hindi medyo masakit sa inyo na itapon or ano. Pero kahilingan naman yan. Mas kung ano man yung tinapon ninyo, mas malaki pa ang babalik sa inyo basta positive ka lamang na tao. So, ayun po, gagawin ninyo ito sa araw ng Tuesday and Friday po lamang. And ayun po, kailangan na kahit anong oras, pwedeng-pwede naman po. Pwede rin ito sa ibang araw kung ito ay may kabilugan ng buwan. Ayun, kung may mga katanungan kayo, huwag mahiya na mag-comment sa baba o pang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.